balik ka na. Hindi. Iwalaan mo naman ako. Ako to si Sofia. Kapag hindi ka tumigil, idedemanda ko kayo ng kami. Basta siguraduhin mo na dadating siya. Sige. Akong bahala. Bes! Kung di mo na siya kayang alagaan, Bes, ibalik mo na siya sa pinanggalingan niya. Lando? Kasi plano mo. Basta hindi pwedeng malaman ni Josie na sa akin napunta lahat ng kayamanan nila. Pero hindi ko nga maintindihan eh. Kung paano nagawang lokohin si Josie. Nagawa mo siyang ipagpalit dun sa babaeng ibet pa yun. Ang hindi ko lang sigurado ay kung mamahalin ka pa ulit ni Josie. Ano pang trabaho mo ngayon? Yung sa kaibigan ko lang, wala, ano lang. Sideline lang, para lang may pang-extra ako. Ano po, eh, salamat. Parang hindi na namin alam kung paano hahanapin si Marge, eh. Baka alam mo naman kung saan yung address niya. Baka pwede, bigay mo naman sa amin. Marge! Pasensya na kayo, ha? Medyo lumayo ako. Kasi nagpagaling na ako. Akala namin, hindi ka na namin makikita. Ang ganda-ganda mo. Bagay ba? Oo. Bagay na bagay. Taas na klas ang dating mo. Sosyal! Ay, teka lang. Si Dan, Dan! Si Dan nga pala yung dumulong sa akin. Kaibigan ko ng high school. Okay, guys. Kain tayo? Oh, okay. Ay, Marge. Ang ganda-ganda ko! Kompleto na ulit tayo. Ako, Mama Marge, sorry talaga kung hindi ko man lang kayo tinawagan, ha? Ikaw na rin, Dan, yung tumulong para maayos yung... No po. Actually, kasi my ninang is a cosmetic surgeon. Paano na yan? Gising na si Lando. Paano kung sabihin ni Lando lahat ng ginawa natin sa kanya kay Josie? Anong gagawin natin? Eh, paano kung withdrawin ko na kaya lahat ng pera na kuha ko sa kanya? Tapos umalis na tayo dito. Sige, ako bahala sa tiket natin. Paano kung magsumbong sila Josie sa mga pulis? Ayoko makulong, Raul. Ayoko makulong. Plano ko. Basta sumunod ka lang sa akin. Siguraduhin mo lang na hindi ka papalpak dyan, ha? Ayoko makulong. Kasama ka dun. Akong bahala. Basta magtiwala ka lang sa akin. Saya ako na nagkasama-sama ulit tayong tatlo. Huwag tayo mag-iwaya-walay, ha? At least complete na ulit tayo. Oo nga. Marge, pasensya ka lang sa ito tanong ko, ha? Medyo kanina pa gumugulo sa utak ko eh. Kumusta yung dalawa? May balita ka ba? Sa ngayon, Mars, gusto ko munang buuin yung sarili ko. Tapos tsaka ako na sila harapin. Pero hindi ko makakalimutan yung ginawa nila. Ben, ito lang ba yung servisyo mo? Diyos ko, sasarod naman, please naman. Bonggahan mo naman, Ben. O, go na ako, ha? Ano na ako sa'yo?
Oh, pare, kanina pa kita hinihintay. May trabaho ako sa'yo. Pero ngayon, mas malaki ang bayad. Ako pare, baka mamaya nga. Kung sino naman yan. Tsaka isa pa. Baka kung ano ko nang ipagawa niyan. At hindi kita ipapahamak. Ano ka ba? Ito nga, nag-down na, oh. Oh. Sa'yo na lahat yan. Down payment pa lang yan. Pare, ayusin mo, ha? Oo, dito na tayo. Asan na ba? Baka mamaya hindi tayo sipotin nun, ha? Di. Ayos kausap to. Diyan na yan. Hey, pare, matawa. Hello, ma'am. Nandito na kami. Ah, ganun ho ba? O, sige ho. Pare, may request si ma'am eh. Diyan ka lang. Kang lalapit. Bakit ka huminto? Sayaw. Sayaw, sabi! Ano? Ayaw mo sumayaw? Bakit? Kulang? Ha? Kulang? Magkano kailangan mo? Ha? Ito? Ito pa? Ha? Ayan pa! Sumayaw ka! Ito pala yung trabaho sinasabi mo, no? Manloloko. Arch, talagang ginawa mo to para lang pahiyain ako? Di ba pinatawad mo na ako? Sumakay ka naman. Hinding-hindi kita mapapatawad. Anong nangyari sa'yo? Hindi ka naman ganyan, di ba? Natuto na ako. Dahil sa kasamaan na ginawa niyo ng kapatid ko sa akin. Bakit ka nagagalit, ha? Ha? Bakit ka nagagalit? Di ba binayaran mo ako, ha? Parto ng trabaho ko. Umalis ka! Umalis ka! Ito! Umalis ka!
pare. Bakit hindi mo sa akin sinabi na si Marge pala yung customer? Sino Marge? Eh, tinawagan na naman ako nun. Inayos ko lang. Di ba kailangan mo ng trabaho? Pero sana next time, sabihin mo na lang muna sa akin kung sino yung magiging customer. Para hindi ako naiipit lang ganito. Ikaw na nga yung tinutulungan ko eh. Ikaw pa yung ganyan. Ako nang bahala. Siguro naman wala na makakapagsalita sa kanila kapag abo na sila. Babe, ako na. Siguraduhin mo lang na matutusta yung balyanang yun at si Lando para hindi na siya makapagsumbong pa. Ako nang bahala. Sorry, ha? Sorry kasi naging masama si Mama. Pero salamat kasi pinaalala mo sa akin kung gaano kahalaga naging na maging mabuti. Pangako ko sa'yo, anak. Aayusin ko yung buhay ko. Para sa'yo. So, ano naman? Art, anong ginagawa mo dito? Ikaw din eh. Ano, ako. Sumakay kasi ako ng taxi, tapos sinabi ko yung address. Dito ako din nila. Parang naligaw nga ako, pero alam ko eh, hindi naman. Pamilyar yung lugar eh. Kaya ka dinadala ng paa mo dito, dahil dito ako nakatira. Hindi mo ba napapansin? Kaya lagi tayong nagkikita. Kasi art party ako ng buhay mo. Pwede bang sumama ka muna sa akin ngayon? Kali, may problema ka ba? Christina, nakapag-isip-isip lang. Bukas na bukas, maghahanap na ako ng bagong trabaho. Hindi ko kaya yung ginagawa ni Henry. Mahirap naman talagang maging waiter eh. Kaloying ka mo pala. May balita ka na ba kay Marge? Wala pa din. Patapos yung mag-away dun sa bar,
hindi ko na siya makontak. Aloy, pasensya ka na. Yung tuloy-tuloy itong mga nangyayari sa atin. Yung sa talent agency, yung pinunta natin kanina, hindi mo ba talaga naaalala yun? So, ibig mo sabihin, talent manager ako? Oo. Alam mo, sobrang galing mo ang manager eh. So, sobrang galing mo, ang galing mo rin pumikap ng chicks. Parang di naman totoo. Ako, chick boy. Yes! Eh, gusto mo, pakita ko pa sa lista ng mga naging babae mo eh. Hmm. O, ganito. Pagkatapos natin dito, dadalhin kita sa park kung saan ka nag-propose sa akin. Sige. Hindi. Dali lang. Hello? Dito pa ako sa doktor eh. Sige, pagkatapos ka dito, text kita ha? Okay. Bye-bye. Si Alice ba yan? Oh, pero okay lang yun. Kasi gusto pa kita makilala eh. Ang dami ko pang tanong na gustong masagot. Ma! Kuya, si Mami! Teka lang, kuya, tulungan mo lang ito si Mami at si Daddy, Daddy! Wala na iba? Sa loob, kuya! Mami mo! Hindi na, sa loob pa po sila ni Daddy. Ando lang doon. Josie! Don? Asan? Ito. Ito, tingnan mo, oh. Ayan, oh. Diba? Ayan, oh. Tayo yan. Mahaba lang yung buhok ko dyan. Tayo ba talaga yan? Oo, ano ka ba? Hindi ko naman yung pinapoto siya para paniwalain ka lang, no? Ayan po, tingnan mo po. Sweet-sweet pa nga natin, oh. Ano ba talaga nangyari? Ba't wala akong maalala? Hindi ko rin alam, eh. Basta nung bumaksakin sinasakyan mong eroplano, nung nakita tayo, hindi mo na akong maalala. Bakit asawa ko si Alice? Lando! Lando, Josie! Josie! Huwag na! Delikado eh! Josie! Josie, dito ka na lang. Delikado. Alright.
alam mo ko. Minahal mo ko, minahal kita. Eksama tayo ng matagal. Kaya lang, parang sakit kasing isipin na hindi mo na ako maalala eh. Ginagawa mo dito? At ano na naman yung pinaplano ni Marge amin? Kaya ako nagpunta dito. Dahil dyan. Karoy, hindi siya titigil hanggat hindi siya nakakapag-ikanti sa inyo. Eh bakit hindi niya nalang kami patayin? Hindi yung inuunti-unti niya kami dalawa ni Christina. Dan, alam ko may kasalanan kami kay Marge. Pero maniwala ka, pinagsisisihan na namin yun. Siguro, dapat kausapin niyo siya. Para lumambot ang puso niya. Bakit ka nandito? Jim! Ano ba kayo? Open sila, Mami! Open sila, Mami! Sila dad! Ma! Tita! Mami! Dad! Tulong! Tulong!
Dad! Dad, okay ka lang? Yan na sa ambulansya. Dad, dali! Bakit? Successful yung plano mo na ututin lahat ng pera ni Lando. Oh, at hindi na sila makakapagsumbong dahil sunog na sila. Parang may mga pulis. Asal positive. Sila nga po yung pumasok sa bahay ni Bismo tayo. Dalian mo, babe! Raul, maahabutan na tayo ng mga pulis na rin! Raul! Siya si Isabel. Siya yung magiging therapist ng daddy ninyo. Mark! Okay ka lang? Okay lang. Alice! Nandito ka lang! Alice! Di ba sinabi ko na sa inyo? Siya ka nagpunta rito dahil nakaalala niyo na ako! Ulitin mo sinabi mo. Sabihin mo sa kanya ngayon ng harap-harapan na naaalala mo na ako at akong tunay mong mahal. Dali! Dali! Hayop ka, Josie. Kasalanan mo to. Ikaw din ang dahilan kung bakit patay na si Raul. Nagiganti ako.